Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arn Palencia and you're watching Arn TV na! Do a ziwi ziwi dum ziwi do ga nerd! Ayan nga guys, kakagaling ko lang from office. Tapos, kailangan ko nang bumalik agad kasi nga I'm so late na sa pagre-react ng 90 Days The Series and baka magalit ng aking bebe Brian Cubales. Wow! Charot! Kala mo naman napaka-relevant, no? Ayan, so magre-react tayo na ng ating 90 Days The Series Episode 6. Grabe, pinaiyak tayo ng ano, ng Episode 5. Ewan ko kayo kung pinaiyak kayo, pero ako pinaiyak ako. Nakakagigil sila. Anyway, kung bago ka palang pala sa aking channel, please subscribe ka na po. I-click mo na lang po yan, no? Opo, maraming salamat po. Makakatulong po kayo sa sanlibutan. And kung hindi pa naman kayo, kung matagal na pala kayong subscriber ng RTV na maraming salamat and stay amazing. Thank you guys. Okay, panoorin na natin ang episode 6 ng 90 Days The Series. Here we go. At hindi na ako makapaghintay at nanggigigil talaga ako dito kay Greg. Oo? Buti na lang napa... Mabay. Kaya na naman siya. Nakakaloka. Pinayak ako nito. As I was saying kanina, di ba sabi ko, nakakagigil si Greg. Yung character niya dito. Buti na lang sa totoong buhay, napakabait niyan. Napakapogi pa, oo. Si Brian. Sana makilala ko din si Axel, no? Gusto ko siyang bigyan ng mahigpit na hug. Ng yakap. Okay na, kasi Axel na lang, wag na si Patrick. Wah! Galit. Diba? Oh. Parang attend ako ng debut. Ganyan tayo ka ano. Sayang oras, kaya dapat mag-react muna bago magpalit ng damit. Guys, mag-subscribe na kayo sa Arn TV na. Thank you so much. And i-share nyo na rin po ito. And huwag nyo pong kalimutang mag-like. Oh, opo. Isang pindot lang, oh. Here we go. And sa mga ano, nasa... Later. Old school ng phone niya. Kawawa naman siya. We cannot force someone to love us back. Diba? Mahal mo pa ba si Patrick? Pero okay din yan. Ano ba yan, Axel? Sabing hirapan mo eh. Yun ang the spot niya. Alam naman na natin sagot dyan. Siyempre. Okay na rin yun. At least maraming nakarinig ng... Maraming makakaalam, di ba? Succeed. Ibahin ko na lang yung tanong. Mahal mo ba ako? O kaya mo lang ako sinagot para makalimot kay Patrick? Mas mahirap nga naman yung sagutin yung mahal mo pa ba si Patrick. Buti binago niya yung tanong. Pero ganun pa rin naman, di ba? Either way, nasaktan pa rin siya. Greg, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Sorry. Sorry, ha?
So ilang palitan ng damit yan, that means ilang araw na yan. Kaya pa? Kaya pa, be? Muni-muni is the key to success. Love, acceptance, and respect. Ganda ng speaking buka. Of alak, may dalawa akong case ng alak dito. So they are the new sets of character. Nako, alam nyo, the more na marami kang mainom, the more malalasing ka, the more na makakalimot ka, at the more na magkakasakit ka. Okay, huwag nyo akong gayahin. Grabe talaga dito, kaya sa'yo ako. Okay. Wait. Inuman. Siyempre ha, oh girls. Online just lang, inuman. Just lang sa inyo. Eh Tito, paano naman ako? Aba siyempre, one of the boys ka, di ba? Yun, pira. Axel, sinabi na sa amin nila, kita at tito ang nangyari. Okay lang yan. Ako nga, ilang beses na ako nasaktan. Naalakan pa ako, pero tingnan mo, lumalaban pa rin sa buhay at proud single mom ako. Kasi teenage pregnancy. Ako, sinisigurado ko na buong buo at 100% yung pagmamahal ko sa anak. Kaya, ay, dapat lang. Nakayanan mo rin yan kahit wala siya. Anak mo yan. Babe, nakapag-usap na lang kayo. Nagkataon mo kayo closure. Ay. Ano yung mga closure-closure na yan? Eh, basta, di ba, pag mahal mo, mahal mo. Ako, pagka hindi, lagot yan sa tatay niya, habulin niya na itak. Tito, yung closure, yung parang nakapag-usap kayo. Na wala na talaga, na tapos na kayo, na hindi na kayo. Tapos na ba? Nakapag-usap na ba kayong mga closure-closure na yan? Hindi na po siguro kailangan yan, Tito. Kasi noon pa man sa aming dalawa, ako lang naman po yung nagmamahal eh. Oh. Kaya alam kong wala nang dapat pong tapusin. Kasi sometimes, no closure is a closure. Kasi iba yung mahal niya. Bakit naging kayo pa pala kung ikaw lang? Exactly. That's also my question. Para makalimot kay Patrick. Ewan ko. And you took risk. Hindi ko na rin alam. Kasi nga when you love, magiging tanga tayo. Alam nyo, kung papasok kayo sa relasyon, aba, siguraduhin nyo naman na pareho kayong may nararamdaman sa isa't isa. Hindi pwedeng siya lang, hindi pwedeng ako lang. Opo, kaya nga po tinanggap ko na hindi niya ako kayang mahalin. What? Matatawag yung nangyari kay Axel at Greg. Kasi naalala mo yung kinuwento ko sa'yo dito, ma'am. Kaming kaibigan ko, kaming dalawa, walang label. Hindi ko nga alam kung magkaibigan ba kami o mag-girlfriend. Walang label, nako ha, yung isa dyan. Ibang kami namin, man namin ang isa.
Eh, oo naman. Magmamahal pa rin. Tago natin sa pangalang eh, maaaring si Absent. Mr. Aquino. Mr. Aquino! Pagkakaibigan lang. At yung kay Greg naman, para kay Axel, eh, kaibigan lang. Yung magkaiba ng level ng relationship. Yung kay Greg, friendship lang. Eh, yung kay Axel, romantic. Axel, makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo. Kung paano ka rin magmahal. Totoo. And kaya ang ganda ng buhok niya. Kaya muna, tayo muna ang magmahal sa'yo. Para sa true love ni Axel. Cheers! Pero, dude, pinagsisihan mo ba kung sino ang best friend mo? Kasi di ba ngayon, hindi kayo okay. Hindi mo ba naisip na kung sana hindi mo naman siya ginawa? Eh di sana okay kayo ngayon. Hindi. Bakit hindi? Kasi naging masaya ako sa kanya. Masaya ako na naipakita ko yung pagmamahal na gusto ko iparamdam sa kanya. Tsaka marami rin naman ako natutunan sa lahat na nangyari sa amin eh. Hindi man kami sa huli. Huwag na kasing mag-jowa ng best friend. Pero alam ko sa sarili kong marunong akong magmahal. Sana. Pero nakaramdam ka ba ng galit sa kanya? Sa ginawa niya sa'yo? Wala. Pero nalulungkot lang. Nalulungkot kasi baka hindi na may balik yung walong taong pinagsamahan namin bilang magkaibigan. Ayun yung isa sa pero mga okay consequence. Rin. Kasi lahat naman ng memories namin together mananatili yun sa puso't isip ko na kailanman hindi mawawala. Tsaka choice ko naman na mahalin siya eh. True. Hindi naman niya ako pinilit gawin yun. Ayun! Woo! Proud of you, mamangkin! Baka talagang mamahal, no? Grabe. Napakaswerte ng taong mamahalin mo sa susunod. Grace, lahat naman tayo swerte eh. Basta mahanap lang natin yung taong para sa atin talaga. At nahanap ko na po siya. Yee! Why Patrick is calling him? My God. Oh! Axel, pamangkin! Ba't di mo sagutin? Baka importante yun ah. Hindi na po yun, Tito. Wala naman na ibang importante tatawag sa akin kasi kausap ko ngayon lahat ng tao importante sa akin. Anak, Anken, baka ayan na si Greg. Baka yan ay closure na sinasabi nyo kanina. Sige na, sagutin mo na. Bad trip din ako. So, pass pa ito. Tayo ng damit ha, Patrick. Ha? Ay, nangyari? Tapos na yon. Bitin ako dun. Tinernohan lang ako ng damit, tapos tapos na. Ako na bahala kay Greg. Huwag kang magalala. Hindi na siya ulit mag-iisa. Sa'yo. Gigil. Huwag na tayong maggagawin dito, Patrick. Hindi ko naman nanoorin. Kasi nga, ayokong ma-spoil ng next episode. Anyway guys, ayan nga yung 90 Days, the series episode 6, Love, Acceptance, and Cameroot. Basta ayun. So basically, ayun nga, no? So, ayan. Wala na sila. Obvious naman, diba, sa episode. Wala na sila, and they were talking about closure na para sa akin, kasi yung iba, madali para sa iba na sabihin na, you have to talk to him, sa ex mo, you have to have closure. Pero for me, hindi din naman kasi actually ganun kadali. Minsan na. Hindi mo rin talaga mapipilit yung mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Nabanggit ko parang sometimes no closure is already a closure. Ganun. And ayun nga, di ba? Since yung iba dito makaka-relate because ginawa niya nga kasi yung best friend niya. So, ayan yung isa sa mahirap talaga, di ba? When it comes to risking, taking,
taking a risk na mahalin mo yung kaibigan mo, di ba? Yun yung nakakatakot kasi parang pag nasira ito, di ba? Parang sayang din yung friendship na parang mas matagal yung binild compared sa ano, sa romantic love na yan. But of course, di ba umaasa pa rin tayo na sabi niya nga, di ba? Doon siya naging masaya and kagaya niya, tulad ako din, minsan talagang ano talaga ako, risk taker din ako, di ba? Naramdaman ko yun eh, I'm happy with that, na in love ako during that time. So, susugal ako, ayun nga lang, kailangan maging ready ka din and ano, dapat tanggap mo. Pag once na nagkasakitan kayo, nag-stop na yung pagmamahalan ninyo, di ba? Dapat open ka kung ano yung mga possibilities para at the end of the day, ikaw yan eh, yung nararamdaman mo yan, di ba? Alam mong i-handle, alam mong i-handle kasi parang ano, na-ready mo yung sarili mo, di ba? Alam mo na parang kung hindi man magtatagal, di ba? At least, meron pa rin chance na maayos nyo yung friendship ninyo kasi sayang talaga yun kung isusugal ninyo. That's it, guys! Sana may natutunan din kayo sa palabas na to because ako, ang dami ko talagang learnings na nakukuha dito sa 90 Days The Series. So that's it. Thanks for joining me again. This has been Arn Palencia for Arn TV. Na see you on my next reaction video. Stay amazing!